Nagmamadako, bilibining malbes. Handa na ba kayong matuto ngayong araw? Oo! Bago natin simulan ang talakayin natin ngayon, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa panalangin. Bilibining Vlasquez, maaari mo bang pangunahan ng panalangin? Manalangin tayo, Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon kami kami ay makakaroon ng talakayan. Naway gabayan mo po kami at bigyan mo po kami ng kalaman at karunungan upang aming maunawaan ang araling aming patalakay sa araw na ito. Ang lahat ng patuloy pagsambahayan ay gamit sa iyo, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Muli, magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po, Binibining Mames. Bago kayo umupo ay sa alis niyo muna ang inyong upo ay lulutin ang mga tayo. Mali na kayo magsiupo. Ngayon, magtatala muna ako ng kung sino yung pinag-ibad sa klase. Kapag dinatawag ko ang inyong pangalan, ay maaaring mo lang sabihin narito po. Naintindihan? Opo! Lorono Kian? Narito po! Lagura Warmilin? Narito po! Lebran Sarek? Narito po! Til Yumi? Narito po! Lamrio John Mar? Narito po! Blasquez Leami? Narito po! Mabuti at walang lumiban sa klase. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong aralin, balikan muna natin kung ano yung tinalakay natin noong nakaraan. Anong aralin ba ang tinalakay natin noong nakaraan? Noong nakaraan, araw, tinalakay natin ang tungkol sa pangulan. Tama! Ang tinalakay natin noong nakaraang araw ay tungkol sa pabula. Ngayon, ano naman ang pabula? Ginoong Junmar. Ang pabula ay isang uri ng panitikan na katangisip lamang kung saan ang mga hayop o kaya mga bagay o walang buhay na gumaganap ng mga tauhan. Tama! Ay ang pabula ay isang katangisip lamang na kung saan ang mga hayop o walang buhay ang gumaganap ng mga tauhan. Lubos niyo na bang naunawaan ang ating aralin ng nakaraan? Oo! Ngayon, bago natin simulan ang aralin, ay magkakaroon muna tayo ng pagganyak. Mayroon akong ipapakita sa inyong maikling video at pagkatapos nito ay magbibigay ako ng katanungan. Ano ang napansin niyo sa pinanood yung video? Binibining Tilio. Ang napansin ko po sa video ay nagmula ito sa Biblia. Tama! Ang video ay nagpapakita ng mga kwento tungkol na halo sa Biblia. Ngayon, may ideya na ba kayo kung ano ang paksang tatalakayin natin ngayon? Oo! Batay sa inyong napanood ng mga video at sasagot niyo sa tanong ko, ano sa tingin niyo ang paksang tatalakayin natin ngayong araw? Binibining Blasquez? Sa tingin ko po, ang paksa natin tatalakayin ngayon ay tungkol sa parabola. Sapagkat kanina yung napakita sa kwento, hango ito sa Biblia, at kapag sinabi natin parabola, ito ay hango sa Biblia. Mahusay! Bigyan natin ng palakpak! Ang ating tatalakayin ngayong araw ay isa sa mga parabolang hango sa Biblia na kung saan makikita sa Lucas 15, 11 hanggang 35.
at ito'y pinamagatan ang alibughang anak. Bago natin simulan ang paksang tatalakayin natin ngayon, ay alamin muna natin kung ano ang mga layunin ng ating paksa. Mayroon tatlong layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay nasa hang-una na bibigyang kahulugan ang mga matatalinhagang pahayag. Pangalawa, na ilalahad ang iba't ibang pandamdamin at pangkaisipan mula sa napakinggang pahayag. At ang pangatlo, napapatunayan na ang mga pangyayari sa parabola ay maaaring maganap sa kasalukuyan at sa tunay na buhay sa pamamagitan ng pagsulat ng isang salaysay. Ngayon, alamin natin kung ano ang alibughang anak. Ang alibughang anak. May isang mayamang lalaki na may dalawang anak na kapwa lalaki. Isang araw, kinausap siya ng bunsong anak, "Ama, ibigay niyo po sa akin ang party ko't mamanahin." At ibinahagi ng ama sa dalawang anak ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ninanang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain na taglay ang buo niyang kayamanan. Doon ay nilustay niya. Nilustay niyang lahat ito sa hindi wastong pamumuhay. Nang naubos ng lahat ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutong sa lupain iyon. Dahil dito, siya ay nagpunta sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang kunan ang kanyang pagkain kahit mga bungang kahoy na lamang ang ipinapakain sa mga baboy. Ngunit, walang nagbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa kanyang sarili, "Ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay sa gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin inyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako na isa sa inyong mga alila.' At noon din ay naghanda siya at nagbalik sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama. Labis itong nahabag sa kanya, kaya't patakbo siyang sinalubong at niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat tawagin na inyong anak.' Ngunit tinawag ng ama ang kanyang alila, 'Madali at dalhin ninyo ito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at pangyapak. Kunin ang pinakamatabang buya at patayin. Kumain tayo at magsaya sapagkat namatay na ang anak. Sapagkat namatay na ang anak ng ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasuntungan at sila'y nagsaya." Ngayon, tapos na nating nabasa ang parabulang ang alibughang anak. Sa araw na ito, ay magbibigay ako ng mga matatalinhagang salita batay sa parabola at ang tanging gawin niyo lamang ay bigyan ng kahulugan ang mga salita. Naintindihan? Opo! Para sa inyo, ano ba ang ibig sabihin ng lumalabis? Binibining Lagora? Kapag sinasabi natin lumalabis, tama! Kapag sinasabi natin lumalabis, ito ay sumusobra. Halawang matatalinhagang salita batay sa parabola ay nasumpungan. Ngayon, sino ba ang makapagbibigay ng kahulugan ng nasumpungan? Ma'am. Ginoong lang, Rio. Ibig sabihin ng nasumpungan ay nakita. Tama! Kapag sinasabi natin nasumpungan, ito ay nakita. Pangatlong matalinhagang salita. Nahabag. Binibining Blasquez? Para sa akin, ang nahabag ay namumuhulugang nagsisi at nalungkot o nalungkot. Tama! Ito ay nagsisi o nalungkot.
Pang-apat na matalinghagang salita. Nilustay. Sino ba ang makapagbibigay ng kahulugan sa salitang nilustay? Kapag sinabi nating nilustay, ang ibig sabihin nito ay sinayang o inaksaya. Tama! Kapag sinabi natin nilustay, ito ay sinayang o inaksaya. At ang panguling mahalaga matalinghagang salita, alibughang anak. Ano ba ang ibig sabihin ng alibughang anak? Ma'am. Hinoong lang rin. Kapag sabihin naman natin alibughang anak, ito ay nangangakulugan, masama, pasaway o makasalan ng anak. Tama. Palakpakan ninyo ang anak. Lubos niyo na bang naintindihan ang paksang inalakay natin ngayon? Opo! Para sa pangalawang gawain, magtatanong ako sa inyo batay sa parabola at ang iyong sagot ay ilahad mo sa harapan. Naintindihan? Opo! Binibining liyamit, maaari ka bang tumayo? Ilan ang anak ng mayamang ama? Dalawa. Tama! Palakpakan! Binibining Tilio, maaari ka bang umunta sa harapan? Paksang Tilio. Batay sa paksang tinalakay, sino ang naglustay ng ari-arian? Ang bunsong anak. Tama! Hari nating palakpakan. Ginoong Lorolo. Hari ka pang pumunta sa harapan. Bakit tinawag na alibughang anak ang bunso? Sapagkat nakasala siya sa kanyang ama at naging pasaway, ginastos niya ang manang binigay ng kanyang ama sa walang kabuluhan. Mahusay! At ang pang-apat. At ang panghuli, binibining basket, maaari ka bang tumayo at pumunta sa harapan? Ano ang aral na iyong napulot sa parabola? Ang aral na napulot ko sa parabola ay dapat hindi tayo basta-basta gumastos ng pera na sa walang kabuluhan. At dapat bilang anak, dapat maging mabuti tayong anak sa ating mga magulang. Tama! Bilang pangwakas na gawain, kumuha kayo ng isang buong papel at susulat kayo ng isang salaysay batay sa parabolang inyong narinig. Ano ang masasabi mo sa parabolang ang alibughang anak? Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para magsulat ng salaysay. Mayroon na lamang kayong 5 minuto. At dahil wala ng oras, maaari nyo nang ipasa inyong mga dito. Ngayon, lubos nyo na bang naintindihan ang ating paksang sinalakay? Opo! Ang parabola ang alibughang anak ay nagpapakita ng dakilang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak na nagkasala. Nasaktan man ang ama sa pagkuha sa maagang mana ng kanyang anak, ay binigay niya pa rin ito. At nang ito ay bumalik sa piling ng kanyang ama, siya ay tinanggap ng buong puso at walang halong pag-aalinlangan. Ipinapakita ng parabola kung gaano kadakila ang pagmamahal ng isang magulang sa kabila ng pagkakasala ng anak. Ngayon, para sa balasyon at pagtataya, pakinggan mo ang awit na binuo ni Freddy Aguilar na pinamagatang anak.
At habang nakikinig ka ay gumawa ka ng isang lihang pasasalamat para sa iyong mga magulang. Isulat sa buong papel. At dahil tapos na ang aralin natin ngayon, magbibigay ako sa inyo ng takdang aralin. Basahin niyo ang parabulang ang kalinhagang tungkol sa may-ari ng ubar. Yun lamang. At ngayon ay inanyayahan ko ang lahat na tumulong. Paalam sa inyong lahat. Paalam at salamat po!